Limang totoong paraan ng pagpapakita na mahal mo siya. Una, gawin sa gawa, kasama ang salita. Hindi naman talaga matatawaran ang words. Ang I love you araw-araw ay malayo ang mararating. Yes, may mga kilos tayo o ginagawa para ipakita mong mahal mo siya. Para sa akin, naniniwala ako na ang magseselyo ng pagmamahal na yan ay mga words na I love you. Pangalawa, show that you care. Oo naman, kapag nag-aalala ka sa kanya o may care ka, ipinapakita mo ito sa gawa. Minsan, ang sinasabi natin, alam niya na yan. Well, sometimes, kailangan ipakita mo ito kahit sa kaliit-liitang bagay. Sa isang nagmamahal naman, walang maliit na bagay. Pangatlo, pag-usapan ng future ng magkasama. Isa sa mga ways na pagpapakita ng love is to talk about the future. Masarap para sa isa't isa na bahagi ng plano. Parang lahat ng gagawin at iisipin yung dalawa ay tugma. Tugmang-tugma. Dahil alam ng bawat isa na makakatulong sa inyong plano ang lahat na gagawin at ginawa ninyo. Parang nagkakaroon ng direksyon ng buhay ninyo. Isa pa, ang sarap ma-visualize na magkasama kayong bumuo ng isang plano. Dahil parang na-update ang bawat isa kung nasaan na ang plano at kung may kailangang gawing pagbabago. Pangapat, gumawa ng mga bagong bagay ng magkasama. Laging mag-adventure. Importante ito sa isang pagsasama. Kailangan ito to keep the love alive. Ika nga, gumawa ng bagong memories together. Pinag-usapan o hindi pinag-usapan. Meaning, kahit na hindi masyadong nakaplano, basta bago para sa inyo. Gawin ito. Kung hindi na niya naiisip ito, ikaw na ang magplano. Ikaw na ang magkwento kung ano ang pwede niyong maranasan kapag ginawa niyo ito. Gumawa din ng mga bagay na kayo din lang ang nakakaintindi. Again, kahit hindi nakaplano, okay lang. Panglima, mag-holding hands. Huwag mahiya. Minsan, ang mga maliliit na bagay na ito ay big time o malaking bagay sa partner. Minsan awkward, pero gawin pa rin. Kahit sa public, kahit nagkukwentuhan lang. Ipakita sa mundo ang mga maliliit na bagay nito para kahit sila ay ma-inspire sa isang totoong pagpapakita ng love. Maaring ang iba dito ay ginagawa mo na, ang gusto ko lang sabihin, baka pwede mong dagdagan at maging dahilan na bumalik ang isang bagay na nawala na. Ang pagmamahal tulad ng isang minamahal ay dapat inaalagaan. Dapat binibigyan ng oras. Kung sakali na walang nangyari sa unang attempt, may pangalawa pa naman, may pangatlo. Kasama mo na siya, kilala mo na siya. At higit sa lahat, ipagdasal ang relationship ninyo. Kausapin ng Diyos na ingatan ang bawat isa at ilayo sa mga tukso na nagkalat. Ipagdasal na i-bless niya ang pagsasamang yan na alam kong matagal mo nang pinrotektahan. Sabi nga sa Ephesians 4:2-3, kayo'y maging mapagpakumbaba, mahinahon at matyaga. Magmahalan kayo at magpasensya sa isa't isa. Sikapin ninyong mapanatili ang pagkakaisa na kaloob ng Espiritu sa pamamagitan ng kapayapaan na nagbubuklod sa inyo. Thanks for watching! Paki-like and share ang video na napanood mo para mas maraming matulungan ng mga kababayan natin, hindi lang dito sa Pilipinas, hanggang sa ibang bansa. And don't forget to like and follow my page, Dennis Antinor Jr. Certified. Thank you and God bless!